Okay po mga kaibigan. 1-5-4-3-2-1-0 action. Okay po mga kaibigan, pong hininga. Today also, January 20, 2023. Ngayong araw na ito, ito ay isang kapistahan ng mga pamilya, ng mga martir, ng mga santo, ng mga santa. Ito ay silang imitation of the Holy Family or imitasyon ng Sagrada Pamilya, pero sila ay mga pamilya na nagpumunta sa iba't ibang simbahan. Sila po ay silang San Mario, Santa Marta, audfax, and abacum. These saints are based also to the Roman Catholic tradition na lahat ng mga Katoliko katulad ko, lahat ng mga ordinaryong Katoliko katulad ko, at ang mga nominal Katoliko ng katulad ko din mismo, na ipakilala nyo mismo itong santong ito. This is according to the Trinity Mass of 1954. Guys, okay, mahinayupak na yan. Dahil sa Novus Ordo, this is not a mass for us. Dahil sa Novus Ordo, tinanggal. Pasensya na po ha. Respect what my ideology as a Roman Catholic. Huwag nyo kaming discriminate. Huwag nyo kaming isaktan. Huwag nyo kaming tapak-tapakan. Dahil para sa amin, ito'y nakakabuti. Kung gusto mo, subukan nyo mag-attend ng Trinity Mass. Walang masama doon. As long as we don't fight against the Pope. Okay? Yes, we against also the devil surroundings in the Roman Catholic Church inside. So, ano bang maging masama doon kung pinopromote ko yung Trinity Mass? Ano maging masama doon kung pinopromote ko yung tradisyon? Dapat lang. Ito yung mismo. Ito po mismong legacy ni Pope Pius X. Ito po yung mismo ng legacy ng pumano na si Pope Emeritus Benedict XVI. Hindi nyo ba alam yun? Napunta na tayo doon sa tradisyon pero hindi pa tayo nakapunta sa santo. No, bangkutan natin yan. Balik tayo doon sa santa, sa pamilya ng mga santa at mga santo. Itong mga si Marius, Marta, audfax, and abacum ay pumunta din dito sa mga katakob. Pumunta din dito sa libingan ni San Pedro at San Pablo para magdasal. Tumingin ng tulong. Because the saints are the intercessor before God. Lalo na si San Pedro na isang unang santo papa na Romano Katolika. At si San Pablo naman ikatulong ni San Pedro. Na di atawag na Apostle of the Gentiles. Ang kanyang kapistahan, the conversion of Saint Pope this coming January 25, the feast also of Vigan City, Ilocos Sur. Of course. Kasabay na kapista ni San Daman, sa San Daman, ni San Ananias. I'm sorry. Now, at doon, bukod pa dito, sinanalangin siya ng mga santo. Alam na natin yan. Bukod pa dito, inayos niya ang mga buto-buto ng mga martir. Ibig sabihin yan, guys, mahal nila ang mga pumalo ng mga banal. Dahil sila po ay nagpakamatay para sa Kristyanismo. Dahil sila po idusing ng mga emperador ng mga Romano, na mga kapwa ding Romano din pinapatay. Ganon po yun sila. Oh. Dahil dito, hinuli sila ng mga sundalo ng Emperador Claudio II. Para ano? Bigyan sila ng pagkakato maging malaya sa isang kondisyon na tumiwalag sila sa pananampalataya pero hindi nila ginusto. Naninatili sila bilang isang Kristiyano dahil sila ay dikit na dikit sa Panginoon. Yun ang dapat. Dahil dito, pinatay sila at nilunod. Noong 270 AD, namatay. Yun ang example ng isang martir na kahit pamilya, buong pamilya, parang masakir, ika nga. Minasakir na tayo ng isang pagano. Pero ang mga pagano, hindi magtatagumpay yung impyerno nila. Mapupunta sa impyerno yung mga pagano. Pero hindi lahat yan. At naniniwala po ako na may isa dyan mga sundalo din ay nagbabalik loob yun. Alam na naman natin yan.
huwag na natin husgahan yan dahil ito po isang kasaysayan lamang. Ngayon ang ating aral dyan ay dapat tayo ay maging makadiyos. Wala tayong makakapigil pagdating sa Diyos. Lalabanan na natin sila. At wala na silang pake sa palasis. At wala din pakilam sa anong sinasabi sa amin. Blasphemy daw. Hindi blasphemy yan. Yung iba nga dyan, masahol pa sa blasphemy yung ginagawa. Example lang po. Itong babaeng ito, hindi ko nababanggitin yung pangalan yan. At hindi ko bibigyan ng clue kung sino siya. Itong babaeng ito, babanggit-banggit kayo ng pit senior, santo niyo di Jesus. Anak ng kamote, wala akong pake. Sige. Pabanggit ka pa ng pit senior, bumabanggit ka pa ng biba senior, santo ninyo. Eh, hindi naman natin alam kung anong magiging mensahe dito kasi ngayon, nasa post, ngayon we are still in the post festa of senior santo ninyo. Pero kayo din mismo gumagamit ang pangalan sa inyo, santo ninyo, pero naghuhubad kayo. Maraswa kayo. Immoral kayo. Ano kayo? Disipulo kayo ni Jezebel. Nasa Revelation at nasa hari. Yun ang totoo. Wala kayong question at wala kayong karapatan lumaban. Sa mga pinaglalaban ko, yan ang totoo. At totoo, tanggapin nyo. Yan bang tungkol kay Pitsenyor? Ha? Yung ba kay Pitsenyor? It's a pagan way. Kasi ang totoong Pitsenyor dyan, you are raising the hands, hindi lang hanggang Pitsenyor kayo, hindi hanggang Pitsenyor. Pakatapos Pitsenyor, anong ginawa? Lalaso ulit. Tamaan kami dyan. Pero we try our best to become true Catholic because we're in 500 years of Christianity. Alam ko yun. Gumagamit ka ng pit senior. Pero nonsense kayo. Yan ba ka pit senior? Hindi. Ang totoong pit senior paambit to share the blessings to the people. Hindi yung kalaswaan ninyo. Hindi yun. Ha? Ito'y kasamaan. Hindi mo natin din yun? Anong bibisibin ng masama? Hindi. Kasi may kinakailangan. May hinahabol kayo. Ha? Ganun lang yun. Hinahabol. Pera. Mga kailangan. Ha? Nonsense. Hindi Kristiyano. Condemn. Excommunicated yan. Bakit? Meron bang kailangan ng excommunication para madisiplina siya? Bahala siya anong gusto nila. Pero kung magsisisi sa mga kasalanan, welcome. Ganun yun. Kung sino ka man kang babae ka, hindi ko ta babanggitin because ay no, magiging komplikado pang buhay mo. Na doon ka pa doon sa Cebu City, sa Osmeña ka, tapos gumagamit ka ng pitsin, hindi ka naman nagsisimba. Eh bas mabuti ka, hindi ka nagsisimba na nakasuot ka ng ganyan. Halos naguhubad ka na doon. It's getting worse than ever. Bumalik naman kayo sa face to face pero mas lalo kayo napapasama. Hinayupa kayo. Eh kung bubutusin nga, religious na lang sinulog eh. Institutionalized lang po yung sinulog sa tourism. Pero for me, that tourism must be religious also. Just like also the feast today of Saint Canute na isang hari ng taga Denmark. According sa kasaysayan, Denmark the Fourth, King Denmark the Fourth. Ang pagiging hari niya ay pagiging hari ni Kristo. Imitation of Christ, ika nga ni Senior San Canuto. Ano mo bakit? Nagbilang isang hari, nagpapalaganap siya ng mabuting balita sa kanyang bayan ng Denmark o kaharian ng Denmark. Nagpapatay ng simbahan sa kaharian ng Denmark. Nagtuturo sila ng Catholic doctrine sa kaharian ng Denmark. Puro na lang Denmark. Wala namang ibang lugar. At dahil doon sa pagiging malinis na tao, at bilang isang hari, di ba, marunong din siya ng pakumbaba sa bayan. Nang dahil dito, mga kaibigan, ay bago pagkatapos ng communion, ay pinatay siya ng mga kalaban doon sa San Albaldo Odense noong 1886. Ang kanyang asawa na si Edertia, na anak ni Robert Flanders. Kaya si San Canuto ay isang ehemplo na isang mabuting hari na parang ugali ni Haring David. Mm-mm.
siya po ang dapat nating maging huwaran sa lahat. Lalo na sa mga leaders. Ngayon, na hindi lang puro worldly, focus on infrastructure, but focus na word of God. But nowadays, walang Diyos binabanggit. Anong binabanggit? Party! Binabanggit niya, infrastructure! Infrastructure with the faith! Yun ang kailangan. No problem about infrastructure that you have to mention. Ito, pasensya na kung mahaba-haba ito ah. Ang importante dito is to know the truth. Yun po. Diba? Kailangan na natin yan eh. So maraming salamat po. Itong lesson to learn about the Saint Canute, this is about also the Feast of Tridentine Mass. Na noong panahon, kinikilala natin lahat yan. Because of 1969, sinira nyo. So anong gagawin natin? Kami magpapabalik dyan. And also the traditionalists also can honor that. Dahan-dahan po tayo magtuturo dyan. Okay? 2023, especially the month of January, must be greatest. Magandang gabi po sa inyo lahat. Saint Canute and Saint audfax Marius abacum. Pray for us and also to the whole world.